Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Puon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat, mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyo ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katangi-tangi ang relasyon ng bayan ng Israel sa Diyos. May kasunduan silang dalawa. Espesyal ang kasunduan ito. Ito'y isang tipan. A holy and lasting contract. Sa kasunduan ito, ang bayan ng Israel ay aalagaan ng Diyos bilang kanyang katangi-tanging bayan. Pinakita na ng Diyos ito noong niligtas niya sa Ehipto at ginabayan sila sa disyerto ng 40 taon. Pinili sila ng Diyos na maging kanya at pinakita niya sa kanila ang kanyang katapatan. Kung si Yahweh ang magiging Diyos ng Israel, ang bayan ng Israel naman ay magiging katangi-tanging kanya. Kaya binigyan sila ng batas sa pamamagitan ni Moises. Ang batas na ito ay maganda at makatarungan. Hinahangaan ito ng ibang mga bansa. Sa pagsunod sa mga batas na ito, maisa sa buhay ng Israel na sila ay talagang para kay Yahweh. Mananatili silang bayang banal sa pagsunod sa batas ng Diyos. Ang batas ay magpapabanal sa kanila.
gagabayan sila ng batas upang maging banal na lahi na gumagawa ng katwiran at nagbibigay ng nararapat na pagsamba sa Diyos. Tayo mga Kristiyano ang nagmana ng espesyal na relasyon na ito sa Diyos. Inampon tayo ng Diyos na maging mga anak niya nung tayo binyagan. Bilang Ama natin na nasa langit, hindi niya tayo pababayaan. Ito ang mensahe ni Jesus, na magtiwala tayong palagi sa Ama. Mahal niya tayo. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig. At mananatili tayo rito kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ang utos ni Jesus ay hindi naman kontra sa batas na binigay ng Diyos kay Moises. Mas pinalalim lang ni Jesus ang kahulugan ng batas ng Diyos. Binigyan tayo ng halimbawa tungkol sa batas na mahalin ang kapwa. Ang kapwa na mamahalin natin ay hindi lang ang kapwa na malapit sa atin o kapwa na mabait sa atin. Lahat naman ay nagmamahal sa nagmamahal sa kanila o sa kanila mga kamag-anak o kaibigan. Kasama ng kapwa na mamahalin natin ay ang hindi kaibig-ibig tulad ng mga kaaway natin. Yung mga kumokontra sa atin o walang pakialam sa atin. Mahirap ang mga ito kasi tinatanggihan tayo o binabaliwala tayo. Paano natin sila mamahalin? Una, ipagdasal sila. When we pray for them, we wish them well before the Lord. Hindi naman natin sila kabati, pero maipagdadasal natin sila kahit na ito ay hindi bukal sa ating kalooban. Make an effort to do this. At dahan-dahan, susunod na rin ang kalooban natin sa ating effort na mahalin sila. Pangalawa, kung may pagkakataon, batiin natin sila. Simpleng bati lang, tulad ng good morning na may ngiti. At pangatlo, tulungan natin sila kung may pagkakataon na gawin ito. O at least, may kahandaan tayong gumawa ng mabuti sa kanila. Kahit na mabigat ang loob natin sa kanila, kung ginagawa natin ito, nagmamahal tayo sa kanila. Huwag nating itali ang pag-ibig sa damdamin lang. Napapahayag din ang pag-ibig sa ating intensyon at sa ating gawa.